Kumusta kayo, mga dre? Welcome sa Rai TV. Ang pag-uusapan natin ngayon, mga dre, ay tungkol sa veteranong aktor na madalas kumanap sa mga maaksyong pelikula noon bilang sidekick ng mga pinuno ng sindikato, at alamin natin kung ano nga ba ang kanyang ikinamatay. Ngunit bago yan ay inaanyayahan po namin kayong pindutin ng like, subscribe at bell icon para lagi kayong updated sa mga kwentong gaya nito. Marahil ay kilalang kilala nyo na ang aktor na tampok natin sa videong ito dahil sa husay niya sa paggamit ng balisong. Siya si Danny Labra o Danilo Inocencio sa tunay na buhay. Ipinanganak noong January 3, 1950. Siya ang binansagang Boy Balisong ng pelikulang Pilipino. Ang pagiging mahusay niya sa paggamit ng balisong ang nakatulong sa kanyang makapasok sa mundo ng pelikula, at ito rin ang naging daan upang makasama niya sa mga pelikula ang mga sikat na aktor tulad nila FPJ, Ace Verhel, Rudy Fernandez, Bong Revilla, Philip Salvador at Cesar Montano. At hindi lang pang-aksyon ang ating bida kundi pang-komedya rin, dahil isa siya sa mga paborito ni Big Soto na kunin para sa kanyang mga pelikula. Ako nga pala si Danny. Di ka tinatanong! Alam nyo ba, mga dre, na itong si Danny Labra ang isa sa mga artistang nagbigay ng kulay sa mga pelikulang kanyang kinabilangan, dahil sa mga eksena na madalas siyang sampal-sampali ng kapwa-aktor na si Roldan Aquino, na talaga namang nagbigay ng katatawanan sa mga manonood. Talaga ka! Wala ko nanood! Wala ko nanood! Ano ba yan? Opo. Sa loob ng 36 na taon niya sa mundo ng pelikula ay hindi matatawaran ang mga naiambag ni Danny Labra sa industriya. Itinuring na isa sa mga haligi ng mga maaksyong pelikula noon. Ngunit sa kabila ng kanyang kasikatan, tulad ng kanyang mga nakasama sa trabaho, ay unti-unti siyang nawala sa eksena kasabay ng pagbagsak ng action films noon. Simula noong nawala sa eksena si Mang Danny ay naging pribado na ang kanyang buhay, kaya ikinagulat ng kanyang mga tagahanga nang i-post ng isa sa kanyang mga apo na siya pala ay nagkikipaglaban sa isang malubhang karamdaman. Noong April 3, 2017, sa pamamagitan ng Facebook ay humihingi ng tulong at panalangin ang kanyang apo para sa ikagagaling ng kanyang lolo Danny. Subalit sadyang mahina na ang katawan ng aktor at hindi na kinayang lumaban pa. Si Danny Labra ay sumakabilang buhay noong April 4, 2017. Sa kanyang burol ay muling nagkita-kita ang kanyang mga kaibigan at dating katrabaho. At doon ay sinariwa ang kanilang masasayang alaala noong nabubuhay pa si Danny Labra. Siya ay inihatid sa kanyang huling hantungan noong April 13, 2017 sa San Jose Public Cemetery sa Bulacan. Nilikha ng Rai TV ang mga video na tulad nito upang sariwain at magbigay pugay sa mga taong malaki ang naiambag sa industriya. Ngunit hindi kilala ng mga kabataan at unti-unti nang binabaon sa limot ng karamihan. Bago ko tapusin tong video ay nais ko lang magpasalamat sa mga masusugid na tagapanood ng Rai TV. Shout out kina Sol Vlog, Miller Briones, Jeremiah Yonko, Grace Cabrera ng Pangasinan, Romantico TV at kay Tol Binoy. Maraming salamat, mga dre, at lagi po mag-iingat. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay mag-iwan ng like. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.